We are back. Paso, sumisilip yung pet natin. So, itago natin yan. Ay, maliit siya. Te, ano ba to, Quintas? Belt to ah. Ano ba na-adjust? Hindi ko lang sure. Good morning, it's Jenica. Today is February 4, 2020. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Actually, nag-stop ako mag-vlog before Christmas kasi sobrang busy namin during Christmas time and pinuntahan ko yung family ko and family ni Adrian. So, wala akong time para makapag-vlog. Pasensya na, guys. Ayan. So, we are back! Ayan. Pero, syempre, we are still busy nung January. Nabisi naman ako sa aking internship. Ayun. So, everyday akong pumapasok except Monday and Sunday. So, yung pahinga ko lang is Monday and Sunday. So, nag-internship ako the whole January. And then, balik agad ako sa school after nag-internship. So, sobrang busy ko. Pagkapasok pa lang ng 2020. And I'm super, super blessed na naging busy yung year ko. Start pa lang ng year is busy na talaga. So, I'm really, really happy na naging ganun yung aking schedule. But then, I'm sad kasi hindi nga ako nakapag-vlog during the past few days. Ayan. So, ayan, we are back. And, ayun, sana marami akong magawang video bago pumasok ulit. Because it's vacation time, so 2 weeks free ako. But still, syempre, nag-aaral pa rin on the side para pagkapasok is ready tayo. So, ayun. So, meron tayong time para makapag-vlog. And, na-miss ko kayo guys. Na-miss ko tong camera ko. Tagal ko siyang hindi nakita. But, every time naman, nagpa-vlog ako. Kaso, hindi ko siya natutuloy. Kasi, putol-putol yung mga videos ko dahil nga sa sobrang busy. So, pasensya na guys. So, ayun. Kasi, mas pina-prioritize natin yung future natin. Kasi, hindi ko naman gagawin na bread and butter itong YouTube. So, yung YouTube kasi is parang passion ko lang talaga na gumagawa ng mga video, mag-edit-edit, ganyan-ganyan. And also, para ma-save ko na din yung mga memories ko. So, ayun. So, ayan! We are back! So, ayan guys. Yung ginagawa ko ngayon is naglilinis ako. Plus, i-organize ko itong mga gamit ko kasi medyo magulo na and hindi ako makapag-aral kapag ganito. So, i-organize ko siya later. But, ayun, naka-receive ako ng message yung Shein na order natin. Kasi nag-sold tayo, nag-sale tayo sa Shein. Parang 85% off yung kanilang sold. So, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. 85% guys, pang autumn. So, punin natin yung package sa baba. Punong-puno. So, ayun guys, iniiwan lang nila dun sa letterbox itong mga package ko. And, ayan. Hindi ko alam na nandun na kahapon pa. So, ayun. Kinuha ko ngayon lang. So, mag-unboxing tayo. So, ayan guys, unboxing tayo. Ayan, dumating na yung ating order from Shein. 1 week lang, nakarating na ito dito sa amin. So within 1 week guys, marireceive nyo na yung package nyo from Shein. And, ang bilis lang talaga. And, sobrang mura kasi may 85% discount. And, hindi to sponsor, guys, ha? Binili ko to. So, sobrang mura. Kaya, mga 8 euro, ganyan. May mga tipo 5 euro. Grabe, ang dami. So, buksan na natin. Ito munang maliit. Kasi, parang dalawang package yung dumating. Di na ako nagsa-shopping sa store kasi dahil nga sa COVID, so online na lang ako bumibili. And sa Shein talaga ako bumibili kasi sobrang mura. So, ayan. Ito na siya. Susutin ko kasi sa school, wala na akong damit. And ayan, mag-autumn na din. So, perfect yung mga ganito. Ayan. Ang ganda. Maganda naman yung texture niya. And this one is for autumn. Talagang bumili ako for autumn kasi mag-autumn na dito. Medyo umiinit na. And I love this one. Yan, nakikita nyo yan on my Instagram. Kapag na-try ko na. Okay, buksan na natin itong malaki.
Ang gusto ko sa Shein talaga yung ano nila, ito, nire-recycle ko to. Ginagawa ko siyang ano, lalagyanan ng maduming damit kapag nagta-travel kami ni Auntie. And so, I'm going to keep those. Ayan, ito, bumili ako ng palda, pero ang kinuha ko is large kasi medyo malaki yung bewang ko. So, pero yung size ko sa Shein is medium talaga. Ayan, sana magkasya to sa pwit ko. Ayan, ang ganda nyo. Ay, kasya! Buti na lang pala lunch kinuha ko. Ayan, ganyan siya. And kasya to! Grabe! Sana, tatry ko to pero feeling ko kasya ko naman. So, ayan. Nice. Nice leather kasi, ano, autumn. So, perfect yan. Wala akong, ano, wala akong leather na skirt na black. And it's a must sa inyong wardrobe. So, ayan. So, this one naman is mga... Ah, yung may padding. Alam niyo yung sa Zara na bibili. Yung padding na ganyan. So, ituturn ako siya dun sa leather na skirt. So, parang ganyan siya. Naka-padding. And turtleneck. Munga. Munga kaya to. Sobrang basic lang na mga damit ko. Pero, na-accessorize ko naman. And, nagmumukha naman siyang, ano, classy. Kahit sobrang mura. Nung ang Pasko, nung sinuot ko yung damit galing from Shein, sabi ko sa mama ni Adrian, sabi ko, hindi naman ako bumibili ng mga mahal na damit. Sabi kong ganun. And sabi niya, magkano yung damit mo? Ano lang, 7 euro. 7 euro lang. Nagtaka siya, saan ka bumibili ng damit mo? And sabi ko, sa online, kasi nga, may pandemic. So, ayun. And... bumili din pala ako ng mga accessories. Ayan, mga belt. Murang-mura lang to. Parang 4 euro ko lang ata binili to. Ayan, ituturn ako. Oh, yung ganda. Akala ko plastic, pero hindi. Leather. Leather talaga siya. Ang ganda niya. Ayan, no? Leather talaga. Ha? 4 euro lang to. Baka kasi ano, kailangan pag ganito, kapag mura lang, iniingatan yung mga buckle. So, lagyan natin siya ng paper when we put it in our dressing, ganyan. And ito, isang belt pa. Ito naman, kapag naka-black dress ako, ito yung ilalagay ko. Para may ano naman, may konting fashion naman yung ating mga damit. So, ayan. Ito ay belt din. Yung parang Chanel-Chanelan na style. Ayan, yung nakaganyan. Ba't ang liit? Hindi kasya to sa bewang ko. Wait, buksan natin. Parang hindi kasya to sa bewang ko. Ay, maliit siya. Ano ba to? Quintas? Belt to ah. Ah, baka na-adjust. Hindi ko lang sure. Ano to? Eh, parang quintas ko lang to. Ay, hindi. Ayun, na-adjust siya. Kala ko, nabugol tayo doon. Tingnan natin kung maganda. Pero yung quality, super lightweight and ano, maganda lang siyang pang accent sa damit. Ayan. Ano ba ito? Ayun. Ayan, di ba? Kapag naka, ano, naka-skirt ka and then black, everything is black, ang gandang i-accent nito. This one is only 2 euro lang. 2 euro lang po. And ito yung favorite na binili ko. This one is only 12 euro. Gagamitin ko siya for autumn kasi nawala yung leather jacket ko. But gusto kong mapalitan na siya. Ito yung mga uso ngayon. Yung mga pled-pled na jacket. Ayan. Ang cute. Ang cute niya. Sitin natin. Kasi dito medyo umiinit na. So, perfect itong mga ganitong jacket lang. Yung hindi masyadong malamig. Yun. Diba, teenager? Ayan, nag-wandy ka, te. Oh, galing. Ang ganda. Mga teenager, oh.
ayan lang yung mga pinamili ko. Sobrang konti lang kasi mga basic lang na items yung mga binibili ko. Ayan. And then I'm just going to mix and match everything. Ayan guys, try natin itong mga pinamili natin. Ayan. Hindi ko sinakita sa mirror. Wala akong mirror dun sa... Ang ganda! Wala kasi akong ano, salamin dun sa kwarto. So dito ko siya susukatin. Love this! Pwede to sa Pilipinas kasi super lightweight niya. Yung mga passionista dyan. Perfect to sa inyo. And hindi na ako kumuha ng plaid kasi gusto ko plain white lang. Parang nakaka... Ayan o, ang ganda! Wait, pakita ko sa inyo. Nag-TikTok sa YouTube! Ayan, ang ganda! Gusto ko siya. Nakaka-rockstar. Ayan, eto naman guys, yung binili natin. Nakakatita siya. And nakaka-sexy din. Parang wala akong tiyan dito kasi parang bulky, parang pag ganon. And ang ganda, parang makita yung pagka-liit ng waist ko dito. So ayan, tita is live! Maganda to kapag summer. Ayan, mag-short ka lang and then ganito. Classy pa din tingnan, di ba? Paso, sumisilip yung fit natin. So itago natin yan. Ayan, ito naman guys, yung binili natin. Rockstar tayo, ayan. Ayan, ang ganda din niya. Perfect yung palda. Mimiya. So, ayan guys, nalipat ko na yung mga gamit ko dito sa kitchen. And naayusin ko na siya later. So, sobrang dami. And, hindi kasi ako makapag-aral kasi ang gulo ng mga notes ko. So, minsan nandun sa isang book, minsan nandito sa isang book. So, ang gulo talaga. So, I have to organize it. And habang nag-aaral tayo, gawa tayo ng ating popcorn. So, ayan. Lagay lang ako ng popcorn. Ayan. First layer muna. And then, lalagyan ko siya ng furikake. Seasoning. I love this one. May seaweed, sesame seed, lahat. Ayan. Para may lasa yung ating popcorn. Kasi wala tayong mga flavoring katulad sa Pinas. Yung cheese and sour cream. Kasi sa Pinas, diba, may barbecue, may cheese, may sour cream. So, nakahanap ako ng solution dyan. Which is yung furikake. Try it. Sobrang sarap. Ayan na guys, ready na yung ating popcorn. Ayan, so aral-aral pa tayo. So ayan guys, I'm going to end the vlog here. Bukas nyo na makikita si Adrian kasi mag-home office siya. So sa bahay siya mag-work. And ako naman, dito din sa bahay. Same, mag-aaral pa din. But syempre, isisingit ko yung vlog dahil meron na tayong time. So ayan, time management lang talaga. So ayan, I'm happy to vlog again. So I hope to see you guys tomorrow for another vlog, so please don't forget to like and subscribe. Bye guys, I miss you.